Hi guys! Welcome back to my channel. So for this video, kaya ko siya gustong gawin itong video na ito dahil malapit na tayong mag 1,000 subscribers. So, kaya natin ito gagawin para maging paalala sa ating mga nag-uumpisa pa lang na mag-vlog or mag-YouTube para maging paalala sa atin ito. At ito yung no to sub to sub. Bakit nga ba hindi dapat tayo nakikipag-sub to sub? Ang reason na isa dyan is, number one, wala naman talaga silang pakialam sa channel mo. Dahil nga, nakikipag-sub to sub ka lang, subscribe to subscribe. Isusubscribe ka lang nila pero hindi naman nila i-review yung mga videos mo. At hindi rin naman sila mag-click ng notification bell dahil wala naman silang alam sa content mo or hindi naman talaga nila napapanood na yung mga videos mo. Hindi nila alam kung ano yung ginagawa mo. Basta subscribe to subscribe lang. Pangalawa, hindi naman talaga sila subscriber mo. Dahil, hindi naman din sila viewers mo. Yun, kagaya sa number one, nagsusubscribe lang sila sa'yo, pero hindi ka nila pinapanood. Dahil hindi naman talaga nila nagustuhan yung content mo, hindi naman din yung ano nila. Ang sa kanila lang is mag-grow yung channel nila by doing sub to sub. Pangatlo, nandadaya sila. Once na nakita nila na kapag-subscribe ka na sa channel nila, i-unsubscribe na nila. Number 4, pwedeng mabura yung channel mo. Dahil madidetect ni Google AdSense or ni YouTube na nakikipag-sub to sub ka. Lahat ng inactive accounts na nakita nila is mabubura din lang. At pag nakita nila na halos lahat ng subscribers mo ay galing sa sub to sub, i-delete ng YouTube yung channel mo. So, di ba? Mas maganda na mag-gawa ka na lang ng gawa ng video hanggang sa mapansin ka ng tao dahil sa content mo. Hindi yung pinipilit mo silang mag-subscribe sa'yo nang dahil lang sa kagustuhan mo na makapag 1,000 subscribers. And aminin natin na maski ako ginawa ko yung sub to sub dahil gusto ko magkaroon ng 1,000 subscribers para makuha ko agad yung kailangan ni YouTube na 1,000 subscribers sa requirements niya para magkaroon ka ng mga ads or para ma-monetize yung channel mo kung saan ka pwedeng kumita na. So, bago nun, tinigilan ko siya kasi kaysa mapunta sa wala yung effort ko na mag-video, ganyan, madidelete lang yung account ko. Tatrabahuin ko na lang na gumawa ng video para mapansin. And para doon, hindi na ma-delete yung channel ko. Kasi kapag once na na-detect talaga ni YouTube yon, flash out na lahat yon. Pang-ilan na tayo? Pang-5? So, pang-5, naisip ko rin ito dati na gumawa ako ng mga dami accounts or yung mga maraming accounts tapos isusubscribe ko yung channel ko. Pero maling-mali yon. Dahil oras din na na-detect ni YouTube yon na hindi naman active yung account na yon, may babawas din sila sa subscribers mo. So, counted nga sila pero hindi ko lang alam kung ilang buwan o weeks pag hindi active yung account na yon, matatanggal na sila sa subscribers counts mo. And kaya para sa akin, no to sub na. And pagtrabuhan na lang natin. Sana meron kayong nakuhang lesson dito sa video na ito na lalo na sa mga small YouTubers pa lang kagaya ko. So, if you like this video, please hit the like button and subscribe button para notified kayo tuwing may upload ako. And para sa mga viewers ko na pala dati and subscribers ko dati, I'll be at Manila next week, weekends, and baka pumunta kami ng Green Hills ulit. So, i-comment nyo lang sa baba kung ano yung mga gusto nyong unit na malaman yung price nila sa Green Hills. So, comment down below lang. Bye!